Okay, ayun na, good day ulit ha, sa lahat ng mga kadiiwi natin dyan, especially doon sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gusto matuto ng mga konting DIY when it comes to e-bike, motorcycle appliances, and then meron din tayong konting electronics dyan. Ayun, flex ko lang sa inyo mga kadiiwi, meron dumating dito na e-bike, and then ang problema nito, hindi lang siya nag-charge. Pero dito, makikita nyo yung isang klase ng diskarte para malaman natin at makita natin kung paano natin ito troubleshoot. Charging lang yung kanyang pinaka-problema. Pero eto, papakita ko sa inyo. So, dito sa e-bike na ito mga kadiiwi, nandito yung kanyang pinaka-charging port. Yan. Pero, pag nilagyan natin yan nung tinatawag nating tester, eto yung tester natin. Yan. Saksak natin. Makikita natin, may lumalabas naman na power. 50 volts pa nga, lakas . Yan. So, may lumalabas naman siya na power galing dito sa charging port. Pero, tatanggalin natin. Pag nilagyan natin siya ng charger, ayaw niya mag-charge. Wait lang ha, setup ko lang. At yan, ito yung ating charger. Wala siyang green. Sasaksa ko muna sa kuryente at magkukulay green. Ayun, mapansin natin nagkukulay green siya, no? Green-red. Ngayon, pag sinaksak natin to, dapat mag-i-stay siya ng red. Pero, yan o, wala. Kahit galaw-galawin ko siya, wala talaga. Hindi siya maluwag. Yan. Pero pag nilagay ko to, yung ating tester, mapapansin natin dyan, yun. Meron siyang 50 volts. Ibig sabihin may pumapasok na kuryente dito mga ka-DIY. At itong ating test, itong ating charger, wala talaga. So bunutin natin, ito yung charger. Yan. Ayaw. Yan. Pero mga ka-DIY, pag dinirekta natin sa battery, magcha-charge yan. So setup lang natin ulit. Yan, andito kasi yung kanyang pinaka battery box, ayan mga ka-DIY, ito yun yung battery box niya. At still, ayan, nakakulay green pa din yung ating charger. Pero pag dito tayo dumirekta, bunutin natin yung kabila lang, ayan, binunot na natin. And then itong ating charger, pag sinaksak natin yan dito. So, napansin nyo mga ka-DIY, nagkulay red na lang siya tapos umaandar na yung kanyang pan. Well, isa sa nakakapagtaka dito, meron naman lumalabas. Ayan. So, ayan, nagcha-charge na, no? So, ayun nga, ang nakakapagtaka dito mga ka-DIY, may lumalabas naman na power dito sa kanyang charging port. Pero bakit ayaw mag-charge? Gagawin natin dyan, papalitan natin yung wiring. Malamang meron na maluwag na wiring yan sa ilalim. Papunta dito sa charging port. Even though may lumalabas naman na power dito. Kaya medyo, yung magte-test nito, medyo maaaning kahit papano. So ayan o, kasi nagcha-charge siya galing dito sa battery, walang problema . Ayan o. Pagdating sa charging port, may power pero ayaw mag-charge ng charger. So ayan, papalitan natin ng wire. At ayan mga ka-DIY, no, tinagilid na natin at magpapalit na rin tayo ng cord. Ayan, papalitan natin siya ng cord bago. At ang pinaka talagang salarin dito mga ka-DIY kung bakit mahina or wala yung charging niya kahit na may power naman doon, etong connection na to mga ka-DIY, yan. Yan, etong socket connection na to, yan yung dahilan kung bakit hindi siya nagcha-charge. Kaya ang gagawin ko dyan mga ka-DIY, re-recta na natin yan. Kasi minsan yung mga tinatawag nating socket, yan yung mga medyo naglulus, marumi. Kaya yun yung nagiging kanyang dahilan kung bakit may power naman na lumalabas pero hindi sapat. Kasi nga dahil may loose connection. So ang gagawin ko dyan, re-recta na natin yan mamaya. So gawin ko na lang na isang mabilis. At yan nga no mga ka-DIY, binuksan na natin siya para mabilis natin may pakita sa inyo yung pinaka issue nito. So ito yung linya na to, ito yun, ayun, papunta doon. Yun yung charging port, no? Ayan, so dito siya pupunta. Ang pinaka issue lang talaga nito is etong tinatawag nating socket niya. Yung socket niya dito nagkakaroon ng tinatawag nating loose connection. O pwedeng madumi. Yan, pwedeng marumi yan. Yun yung nagiging sanhi niya. Kaya ang gagawin ko dyan, hindi ko na siya lilinisin kundi puputulin ko na siya, itatap ko na siya, kumbaga direkta ko na siya para sigurado maganda yung flow ng kuryente. Pero kung i-imagine niyo mga ka-DIY, no, may lumalabas naman na power dun . Sa kanyang charging port. Pero ayaw lang talaga mag-charge. Pero ito talaga yung pinakadahilan nun. Yan. So dito yan ang gagaling. Ang gagawin ko yan ay didirekta na natin yan. At yan mga ka-DIY, no, nakadirekta na yan. Ayan.
lalagyan na lang natin siya ng balot. At yun mga kaDIY, moment of truth. Ito na nga, titignan nga natin na naikabit na natin siya. Ayan. At marami tayong inalis. Ito yung mga inalis natin na mga sakit. Ayan. Talagang inalis na natin yan. Ngayon, dito na natin. Titignan na ngayon natin dito kung mag-o-okay na ba siya. Ayan. Tulad nung kanina, ito yung ating tester. So, saksak muna natin. Tignan natin kung may power. Ayun, same katulad kanina, medyo ayan, tumaas na ng konti, 51 volts na siya. Kasi chinards ko to eh. Ayan, so nagkaroon na siya, ayan, 51 volts. So makikita natin, meron ulit dito. Ngayon, yung kanina naman, try natin dito isaksak yung ating charger. At ayan, nag-green, and then yung kanyang cord, kinakailangan mag-red na to, tapos umandar yung kanyang pan. At taya mga ka-DIY, nag-charge na siya. Diretso na yung kanyang red, umaandar na yung kanyang pan at okay na siya. Hindi katulad kanina na kahit sa tester okay, pero pagka charger ayaw. Kaya medyo nakakaaning ng konti kasi pag tinester mo nga, meron lumalabas pero hindi naman nag-charge. At ayun, medyo napatagal na rin at napahaba yung video natin. Hanggang sa muli, thank you.